Hey guys, welcome to another vlog. Nito ako ngayon sa SM Hypermart sa Cubao. So, grocery time na naman. Ang maganda dito sa Hypermarket, walang tao, lalo na kung off-peak time ka pupunta. So, dito ka lagi nauuna sa mga furniture section. Kung naiisip mo mag-organize ngayon habang naka-quarantine pa din. So, meron dito mga boxes. Naisip ko ito, diba, nag-business yung mami ko ng mga damit-damit, mga pre-love. Eh, medyo clutter kasi sa bahay. So, naisip ko yung ganito malaki. 695 yung ganyan. Iba-ibang sizes. Para sa mga dogs, meron akong nakita. Ang cute yung mga bowl for dogs. Yung ganito, 62 pesos. Yung mas malaki naman, 112. Naisip ko maganda. Kaya lang pagtingin ko sa ilalim, wala siyang yung rubber stopper. Importante kasi yun para sa mga dogs. Hindi nagsislip yung food. So, ito, meron siya. Tapos, sakto, yung mga dogs ko kasi meron silang color coordinated yung mga gamit. Yung pink para dun sa black dog ko, si Fluffy. Yung purple naman para sa brown, si Loki. Ito, medyo mahal. 120 pesos kada isa. Ang lakas ng ulan sa labas, dinig hanggang dito. So, ito naman, syempre kapag ano ka na, adult ka na, alam mo, ang saya mo pag meron kang bagong dishwashing sponge. So, kailangan ko din nga pala ng gloves. Kaya lang tataka ko, bakit ang mamahal ng gloves? Dito may nakita ko 59 pesos. So, kuha ko ng dalawa. Pero, naisip ko kasi, parang mas okay yung mga surgical gloves. Kasi parang isang box ng mga 300. Tapos, tumatagal. Yung last time na bumili ako noon, umabot siya mga kalahating taon. Yung madaming mga pairs sa ito. Kumuha ko ng dalawa. My favorite aisle. Mga panglinis, disinfectant. Ito ko talaga lagi favorite. Mga biscuit, yung mga snacks, ganyan, cookies. Kaya lang, bihira na din ako kumuha dito kasi ewan ko, nakaka-guilty kapag sobrang tamis. Feeling ko, hindi ko ma-digest masyado. Pero kumuha ko ng isa. Ito na-discover ko. Masarap pala to. Yung blueberry na blueberry cheesecake candy. Meron ako nakita dito. Yung ice pop. Flavor niya, blueberry and strawberry. 74 pesos. Try ko to. Ngayon ko lang to nakita. Meron pa palang ganito ngayon, yung lumpiang Shanghai, 20 pesos isang pack. Di ba dati piso-piso lang yung ganito sa tindahan? Meron pa pala. Ayan, mga chips. Ito, bihira na din akong kumuha. Mabobore kayo sa grocery vlog na to kasi bihira akong kumuha ng mga favorite niya na candy, chicheria. Pero ito, Vika. Favorite. Hello, kuya. Thank you. Ayan, okay lang makita ka, kuya. Okay lang. Papa-autograph sa akin si kuya. Ito. Ayan. Joke lang yung YouTube ko. Hinihingi niya. Thank you. Pinapinila. Wait natin. Pagal lang tayo. Walang tao sa pila. Walang tao. Luwag. Essential yung mga deo. Ito hindi ito sponsored guys ha. Pero nagpadala kasi sa akin dati sa PR box yung Dove ng ganito yung Unilever. Tapos nung trinay ko siya, ang ganda niya, effective. Medyo mahal siya, 158. Pero parang 2 months ko nang ginagamit. Okay naman. So bili ako ng isa. Ay, may pink palang variant. Tatlo pala yung variant. So dahil na-try ko na yung violet, yung purple, try ko naman ngayon yung pink. Ang cute ng mga shampoo pang bata. Disney Princess, Hello Kitty, sino ba to? Frozen, Mickey. Ang cute lang. Shampoo. Mga alcohol, face mask. Meron ako dito nakita na colored disposable mask. 79 pesos kada isa, 50 pieces. So, merong pink. Tapos, last one na lang yung purple. So, try ko yung purple kung okay. Ito naman, mga spices. Dati yung binibili ko yung ganito, yung McCormick na naka-bottle. Kaya lang, pagtagal, pag madami na, naiisip mo, parang cluttered pala tignan yung bote niya na green. For me lang ha. So, meron ako di DIY. Bibili na lang ako ng mga packs. Tapos, pakita ko sa separate na vlog kung paano ko mas magmumukhang mas minimalist yung mga spices. So, yung mga kailangan ko dito. Laurel. Curry powder. Ito yung before na binibili ko, di ba? Iba-ibang presyo. Pinakamahal na dyan, mga 103 pesos. So, ito, mas makakatipid na ako kasi dito, container lang din naman binibili mo. Ito, mga 18 pesos, 20 pesos, ganyan. So, 9 variants yung binili ko. So, tapos na ako sa lahat ng aisle. Dito na ako sa mga fresh produce. So, ito palang laman nung
cart ko, ganyan pa lang kakonti kasi nga nagbabawas na ako ng mga masyadong junk food, yung mga kung anong matamis. So, bili naman ako ng gulay, prutas, and meat. Diba? Walang tao. Mayroon ako nakita dito, diba yung kiwi, usually yung mabalahibo, yung mabuhok. Mayroon pa lang ganitong golden kiwi na makinis, walang balahibo, parang chico. Hawakan ko ah. Yun o. 200 pesos kalahating kilo. Gulay, prutas. Ito naman tip ko kapag bibili ka ng mga gulay na nakapack na kasi ito dalawang pack. So ito 64, ito naman 69. So parang mas mura yung 64. Pero kapag tinignan mo, ito 110 per kilo, ito 74. So lumalabas, syempre mas mura yung ganito kasi 74 per kilo. Pero mayroon ding mas mura pa, may 63. Wala nga lang celery kasi madalas akong gumawa ng celery juice. So wala, out of stock. Meron palang celery, pero last na lang, 140 pesos. Nakita ko lang dito, katago. Medyo hindi na siya fresh. Pwede pa kaya itong gawing juice. Seafood. Parang konti yung choices ngayon. Nisip ko mag-dalagang bukid. Ano ba mga luto sa dalagang bukid? Comment mo nga kung ano mga reciping alam mo dyan. Tapos na ako mag-grocery. Ito lahat yung nabili ko today. So, konti lang to. Pero, last month pa yung huling grocery ko. So, hopefully, tumagal ulit pa mga 2 weeks. Ganyan. So, bayad time. Walang tao ngayon. 4:30 PM na. Ito yung mga napamili ko. Hiwa-hiwala yung ginagawa ko sa mga grocery. So, isang bag yung mga food. And then, isang bag yung mga meat. And then, the other bag naman yung mga non-food. May, nag-vlog pa lang si Mo. Sa vlog lang, kami mag-assist sa'yo. Mag-a-assist. Anong pangalan mo, kuya? Jeff po. Jeff. Jeff? Okay, thank you. Ikaw, anong pangalan mo? Prince Charles. Ha? Prince Charles. Okay, hindi ko maintindihan. Thank you. Prince Charles. Prince Charles. Ah, nice. Okay, thank you. Sama daw sila sa vlog eh. Shout out sa mga mababait dito. Thank you. So, naka-uwi na din ako sa wakas. Pag-uwi ng bahay, pag galing sa labas, mas maganda kung nakapag-shower ka na bago ka, syempre, kumilos-kilos, ganyan. So, pakita ko lang yung mga nabili ko kasi alam kong mahilig ka sa mga haul. Okay, so, unahin ko lang itong, dito ko na lang lagay. Okay, unahin ko na lang itong mga hindi pagkain. Kung ang oras man. Bumili ako ng face mask. Ito kasi nagustuhan ko dahil purple. Medyo manipis lang. Naninipisan ako sa ano niya, quality. So, pag sinuot, ganyan. Medyo maluwag din yung elastic sa gilid. Pero, okay naman. Siguro pwede mo na lang itong doblehin. Pinili ko din yung pinakita ko kanina na dog plate, dog feeder. So, isang purple, isang pink. Medyo namahalan din ako, pero bira kasi ako makita ng kulay na meron. Bagong sponge. Tapos, band-aid na meron siyang print. Ito yung ginagamit kong pad sisters. Dalawang pair ng gloves. Hindi kasi ako nakakita ng surgical gloves. Pero mas bet ko sana yon. Furniture polish. Tapos yung serum. Ito guys, at dito sponsored. Pero pag ginagamit ko siya, kahit na mag-gumawa ka ng activity, mag-jogging ka, kahit pagpawisan ka, walang amoy yung underarms mo. Maganda siya in fairness. Tapos napansin ko, medyo nakaka-lighten. Pero hindi yung sobrang bongga. Nakaka-lighten siya. And then last, so, bumili ako ng panghugas ng pinggan. Naalala ko, meron palang mga package na dumating. Ngayon lang din to dumating. So, shopping is life. Yung iba dito, hindi ko napapakita dito sa haul kasi baka maumay na kayo sa dami ng pinapakita ko. Pero, naalala ko kasi na ito, bumili ako ng Joy, diba? Meron ako dito dispenser. So, ito yung sample niya. Ito, abangan mo sa upcoming condo serie yung mga kitchen makeover, organization, declutter. Ito yung itsura niya. Maliit kasi, so umorder pa ako ng mas malaki para sa mga dishwashing liquid, sa hand soap. Kaya lang kasi napansin ko, ang liit, parang kulang yung isang container ng ginagamit kong dishwashing liquid para sa ganito kaliit. So bumili ako ng mas malaki. Ito, 450 ml. Sakto, ito kasing isang pack, 375. Ayan, di ba mayroong label? Dish soap, hand soap. So medyo kinulang kasi ako. Order pa ako ulit. Ito sa Lazada ko din. May freebie.
dispenser, alcohol dispenser. Umorder na naman ako ng dalawang set ng ganun din, yung labeler. Halos parehas kasi yung pinagawa ko, dish soap at saka hand soap. Naisip ko, parang mas maganda kung magkaiba yung term. So, isa dishwash at saka hand soap para hindi confusing kapag magpapump ka na. 2, 4, 6 pieces na additional ng mga dispenser. So, abangan mo yung condo serie, yung kitchen makeover mga organization. Ayan. So, ngayon naman, pakita ko na yung mga pagkain. Hindi mo naman kasi pwedeng hugasan. Pero kung pwede mong hugasan, mas okay. Ang ginagawa ko na lang, tissue. Mas okay kung meron kang antibacterial na baby wipes. Pero wala kasi ako noon. Tsaka medyo mahal yun. So, ginagawa ko na lang, alcohol, tapos tissue. Pupunasan mo yan mula ibabaw hanggang ilalim. Kasi last time, di ba, napakita ko din sa vlog na naka-experience ako nang humatching siya. Tinanggal niya yung mask niya. Humatching sa mga tinda sa grocery. So, kailangan talaga dinidisinfect mo lahat ng pinapasok at inuuwi mo sa bahay. Ganyan lang naman. Ayan, so mamaya ako na yung didisinfect pagkatapos ko mag-haul. Pero pakita ko lang, so meron na nung milk, pineapple juice. Ito yung mga brands na madalas kong binibili. Sa tinapay, ito gardenia na wheat bread. Napadami ako ng sweets kasi nung nag-grocery ako, gutom na ako. Yun ang downside kapag mag-grocery ka ng gutom. So dewberry, blueberry, in fairness dito, masarap siya. Hindi masakit sa ngipin ang tamis. Rebisco, choco, biscuit. Favorite ko tong magic flakes kasi nakakatanggal siya. Alam mo yung minsan gutom ka lang, tapos ayaw mo ng matamis. V-cut, tortillos. Ay, hindi tatlo to eh. So, alam ko tatlo yung nabili kong noodles, pero anito sa packaging, dalawa lang. So, okay na rin yan. Dalawang piraso ng Delight na probiotic. Ito, maganda to kung meron ka mga sugat or acne kasi nakakatulong siya para magmawala yung swelling. Pops na lalagay mo sa freezer. Munggo. Hanap ko na yung isang noodles na sinasabi ko. Bumili ako ng mac and cheese. Ito namang mga spices na pinamili ko. Diba pinakita ko na bumili ako ng 9 pieces. O, 9 pieces lahat yan. Merong chili flakes, curry powder, raisin di kasama, bay leaf, kasubha, tapos sesame seeds, garlic powder, cumin powder, parsley leaves and ground black pepper. Itong area dito, ayan, ito yung i-organize ko kasi to. Ayan, yung mga spices. Makalat siya ngayon. Tapos kung nakikita mo, itong area naman sa lababo, dapat to magkakulay. Pero dahil laging nababasa, namuti. So naisip ko, baka pwede itong furniture polish. Itatry ko pa lang. Ano pa lang? 80 pesos. Ano pa ba? Bukod sa mga spices. Medyo makalat na pala dito. Okay, sa mga delata, Angel Condensada, Century Tuna, tapos delata. Lawrence Patis, isang lata ng corn. Ito kasi favorite ko ginagawang mga pang-merienda, ganun mais konyelo. Tapos, dalawang lata ng Highlands corn beef. So, dito yung mga carne, tsaka yung mga frozen goods. So, ilabas ko lang muna. Bumila ko ng dalawang pack ng mixed vegetables. Ito parang mga 20 pesos kada isa. Ito kasi ginagamit ko, bawa yung mga instant lang or fried rice. And then, pang breakfast. Tocino, alam mo last time, ayan, nilabas ko pa talaga sa freezer. Last time, bumili ako nitong carnation hash brown. So, ito kasi lagi yung binibili ko, diba, sa mga grocery haul. Ito, sobrang sarap niya. Trinay ko to. Wala. Walang lasa. Lasang carton na papel. Sorry. Ano, the best talaga to. Ito, kahit na as is mo lang siya i-air fry, lasang, parang siyang lasang may butter na medyo may egg. Masarap tong Frenchies. Mas mura pa. 79 lang ata yan. And then, mixed fruits. Ito naman, 200 pesos. So, mixture of mga berries and cherries and then chicken, mga chicken wings to, 117 pesos. Parang more than half kilo yan. And then bumili ako ng menudo cut, mechado cut, 193 pesos. And then giniling ground pork na lean. Tapos, bumili lang ako ng pork steak. Itong isang piraso, 80 pesos. And then, ito yung kaninang pinakita ko, dalagang bukid. Ang mahal pala, 196 pesos isang piraso. Yung mga gulay at prutas, konti lang yung binibili ko kasi kapag madami kang bibilin sa grocery, stock mo sa ref or sa pantry, nasisira lang din. Eh, sakto meron ng malapit dito na bilihan ng fruit. So, doon na lang ako bumibili para mas fresh. So, ito melon, 109 pesos. Tapos, sa cucumber, pinili ko yung mas mura, 51 pesos. 63 pesos lang to per kilo, kaya ang laki. Tapos papaya, 25. Sitaw, 34 pesos. Ito namang, itong kamatis, na weirdohan ako. Dalawa yung ano niya, presyo. So sana yung mas mura yung pinunch. Ito,
40 pesos. Ang tip ko naman, pag bibili ka ng kamatis, bilin mo yung merong mixture na merong hinog, tapos hilaw ng konti para hindi sabay-sabay nasisira. Tapos ginger, 33 pesos. Onion, 63 pesos. Tapos ampalaya, 29 pesos. And sinasabi ko yung mga prices para yun kung taga-ibang bansa or taga-province, alam mo kung magkano yung bilihin ng mga gulay dito sa Maynila. Yung lahat ng mga napamili ko sa grocery bago tayo matapos, ilipat ko lang to. Sobrang nakakatanggal ng stress, nakaka-relax kapag nag-aayos ka, nag-organize ka ng bahay. So, lagay ko lang tong dishwashing liquid. Sana sakto siya. Hindi ko nahuhugasan kasi total pang hugas din naman to ng pinggan. Pero usually, pag may ginagamit ako sa gamit, hinuhugasan ko muna pag galing sa Lazada. Yan. So guys, I hope you enjoyed this grocery haul, grocery vlog. Sana nag-enjoy ka. Shout out sa mga OFW dyan. Ang alam ko, mayroong viewers sa Dubai, sa Korea, Norway, saan ba ba, France, USA, Canada. Ayan, shout out sa inyo. So, pag hindi ko na-mention yung bansa nyo, taga dyan ka, loyal viewer, comment ka lang para next time ma-shout out naman kita. Sana magkita kita tayo after this pandemic, makauwi ka dito sa Pilipinas. Tapos, kung first time mo ako napanood, nag-enjoy ka sa grocery haul na to, subscribe. Tapos, follow mo ako sa Instagram, Facebook, TikTok, search mo lang at Real Asian Beauty. Ayan, so medyo haggard na ako kasi nga galing pa sa grocery. So, ayan, kita-kits tayo next time. Sakto naman tong nabili ko na nalagyan ng dishwashing. So, see you next time, guys. Stay safe. Bye!